Good day everyone, welcome po muli sa aking YouTube channel. At matagal-tagal din po tayo yung nagkita. Mahirap po kasi maghanap ng mga gagamitin para po sa instrumentation. Kaya naisipan ko pong mag-DIY ng atin pong sample para lubusan ko pong maipaliwanag sa inyo. Sorry po guys. At sa ngayon po ay papakita ko po sa inyo yung aking DIY ng instrument air manifold. So ito po guys, ito po yung aking DIY po ng aking instrument air manifold. Yan, yan po. Bali itong portion na ito, kulang na lang po ito ng either gate valve or ball valve. Ganon din po ito. Ang kulang po ay gate valve at ball valve ang gagamitin natin. Depende po sa kanyang price. At ito po yung kanyang drain ng atin pong air manifold. At dito po yung ating pinaka-supply ng instrument air na magmumula po sa plant air ng planta. So ito po guys. Yan. So, pasensya po dahil yan. Yan. So, hopefully, may paliwanag ko ito sa susunod pag nakumpleto na po ito yung kanyang ano, mga portion. Yan. So, ito po yung ating instrument air manifold or IEM na karaniwan pong ginagamit sa mga control valves. Sila po yung dyan po nagmumula yung ating connection ng pneumatic line papunta po sa mga valvula. Yan. So sa susunod ko pong video ay ipapakita po natin ang installation nito at ang purpose po ng instrument air manifold. So guys, ito po hawak po natin yung atin pong version ng instrument air manifold. Yan. May mga thread po yan para po sa kanyang gate valve, or pwede din ball valve ang gamitin natin para doon sa ball valve maglalagay tayo ng konting spool para po paglagyan po ng male connector. So pagpipilian po natin kung ano po yung gagamitin natin. Ball valve or gate valve, depende po sa presyo. Medyo kamay mahal po kasi ang mga gamit dito sa Pilipinas guys. Kaya kung alin po yung mura at pwede naman pong gamitin para sa aking vlog, kaya susubukan ko pong tapusin po talaga itong aking inumpisahan. Gusto ko pong makatulong sa mga aspirant po na gusto pong mag-abroad. Nais ko pong ibahagi yung konti ko pong natutunan sa instrumentation. Kaya ang layunin po ng vlog po na ito ay upang maiangat po ang gawang mga Pilipino. At bilang nakapagtrabaho na po sa instrumentation, nais ko pong tumulong doon sa mga baguhan na nais po mag-abroad, sa mga instrumentator, sa mga instrument foreman. Gusto ko pong i-share yung aking idea na natutunan ko po na magsimula po akong mag-abroad. Kaya guys, huwag niyo pong kalimutan i-like, i-share ang aking video. At kung kayo po ay hindi pa po nakakapag-subscribe, maaari pong mag-subscribe po kayo. Magtulungan po tayo. Maraming pong salamat. At sa susunod po pong video, ipapaliwanag ko po sa inyo ang pagkakabit po ng instrument air manifold, yung kanyang standard height at ang kanyang function. Yeah guys,
sana po ay patuloy po kayong sumaybay-bay po sa akin at tapusin po natin ang pag-aaral po ng instrumentation. Maraming salamat po at isa pong magandang araw po muli sa inyong lahat, sa mga Pilipino po na nasa abroad, lalo na po yung mga instrumentation group, at saludo po ako sa inyo saan man kayong dako sa Middle East, at maaari po nakasama ko na po kayo sa trabaho. Huwag niyo po kalimutan na i-subscribe po ang aking video, at para po marami pa po tayo maabot ng mga Pilipino na nais pong magtrabaho sa abroad. Kaya guys, good luck sa susunod ko pong video. Ituturo ko po sa inyo ang tama pong installation ng instrument manifold.